isang bagitong boksingero sa Davao del Sur ang nagkampiyon pero hindi na niya nalasap ang tagumpay dahil nasawi siya. Katatapos sa katatapos pa lamang ng kanyang laban, nakatutok si Tek Ocampo ng Jerry Davao. Naging mainit ang bakbakan sa pagitan ni Merlito Jack Allen Jr. at Al Grumo sa Davao del Sur noong June 19, 2012. Matapos ay ikasampung round, idineklarang kampiyon sa featherweight division si Merlito. Pero nagulat ang lahat nang bigla na lang itong bumulagta sa loob ng ring. Agad isinugod sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay matapos umanong maputukan ang ugat sa ulo. Ang kuan, kamot, kuan siya. Murag nakulap siya ba? Nakulap. Pagtanon ako, umura man siya, aksyog ka, tumba. Sakadayin ko sa taas. Sakadayin ko, gipunggan ako. Akong gigakos, di matumba ba? Tingala ganit. Nga to siya. Wala na ganit siya, kagunit siyang belt. Malaking kawalan daw sa larangan ng boxing ang 20 anyos na boksingero at tubong Davao City. Ito yung crowd, sinabi pa niya sa akin. Kuya, naugtakin na bagsak ang kalaman sa 6 rounds. Di ba? Oo, alam niya, panalo. Masaya nga siya eh. Talagang second father ako niya mga bata na yan. Labis ang pagdadalamhati ng mga anak ng biktima. Saong na natin yung anak ng yung tao kung nagi katapusan. Pagbuot sa Ginoo. Anak man gina. Pilit lang na ito daw atun. Kay nahitabo naman. Bata pa kayo man. Naan naman gina. Daw atun na lang. Ang iba't ibang organisasyon sa larangan ng boxing, handa naman daw magpaabot ng tulong sa mga naiwan ni Merlito. Sa grupo sa Mindanao Professional Boxing Association, nagplano na sila maghatag of financial assistance. Tapos nagsulat na po din sa Games and Amusement Board sa Manila. Sa edad 16, naging professional boxer na si Merlito. Sa loob ng 4 na taon, sumabak na siya sa 16 na laban. Nakapagtalaga siya ng 11 panalo, 8 rito, via knockout. Dito lang, Pedrero, namatay isa pang boksingerong si Carlo Makinto matapos din ang laban. Dahil dito, isinusulo ni Sarangani Representative Manny Pacquiao ang pagkakaroon ng batas na magbibigay halaga sa kaligtasan ng mga atleta, lalo na ng mga boksingero. Kailangan din daw itaas ang antas ng kalaman ng boxing trainers na sa may pangunahing responsibilidad at pananagutan sa mga boksingero. Tek Ocampo, nakatutok 24 oras.